Ako, si Sir Valiscala, nagsasabing umuulan man ngayon na maraming problema. Alam kong malalampasan mo yan dahil hindi ka nag-iisa, dahil kasama mo ako. Dito lang sa online klase, sa New Normal. Ito ay hatid sa inyo ng ang Ginoong Manila TV at ng ICTED, Institute of Science and Technology, Quality Private Education Within Reach. Ipagpapatuloy lang natin ang ating klase sa Media and Information Literacy. So, ang topic natin for today is about Media and Information Languages. So, lesson 6 na tayo. So, alamin natin ang learning objectives. So, learning objectives of this lesson is to identify codes, convention, and message and how they affect the audience, producers, and other stakeholders. Reflect on how important information can be conveyed to create the desired impression. Identify how the same information is being conveyed in different media. Present information appropriately through codes, conventions, and messages. So, yan yung learning objectives ng ating lesson. So, tumungo tayo sa discussion proper. So, ano ba yung media languages? It is, or are codes, convention, formats, symbols, and narrative structures that indicate the meaning of media messages to an audience. So, sa media languages, gumagamit tayo ng mga nabanggit in order to convey or to para maibigay yung ano, yung desired meaning ng particular na ginamit na codes, kunwari, convention. Yan. So, para ma-deliver ng ma-deliver yung message sa audience. So, yun yung mga ways para ma-convey sa audience yung messages. Okay. So, another, yan. So, sa media codes and convention, meron tayong symbolic codes, technical codes, written codes, convention. So, yan ay i-discuss natin mamaya. Okay. So, tumungo naman tayo sa codes. So, may nabanggit doon kanina na iba't ibang codes, but bigyan muna natin ng meaning si codes. Okay. So, ano ba yung codes? It is our systems of signs that when put together create meaning. Okay. So, para ito yung merong isang bagay na nagpo-portray ng isang meaning. Okay? Kunwari, color. Color ng isang bagay. So, yung color na yun is may ibig sabihin pala yung kulay na yun. Kunwari. So, kunwari, sa pula. So, it may convey, ano, passion, fire, or anything, anger, parang ganun. So, yun yung mga codes. So, yun yung ibig sabihin ng codes. So, sa kulay lang yun, ha? Pero minsan, sa isang bagay, tapos, mayroon pala siyang ibig sabihin. Okay. Next. So, semiotics or the study of signs. So, signs din yung ginagamit ng mga nagsasign languages. So, gamit yung mga, tawag dito, mga gestures nila, gamit yung kamay nila at saka yung facial expression. So, nakapag-usap sila gamit yan. Okay? So, generally have an agreed meaning or connotation to their audience. So, yun nga. Pero, yung isang bagay kasi pwedeng mag-produce ng iba't ibang meaning. Okay? So, depende sa perspective or sa pagkakaintindi ng audience or nung mismong viewer or anything. Okay. So, types of codes. So, meron tayong types of code. Meron tayong tatlo. So, symbolic codes, written codes, technical codes. Okay? So, it is part of the media languages. Okay? Yan. So, i-discuss natin yung tatlong yan. So, simulan natin sa symbolic codes. So, it is show what is beneath the surface of what we see, objects, setting, body language, clothing, color, etc. or iconic symbol that are easily understood. So, yan nga. Kung ano yung nakikita nyo, sa, kunwari, sa movie, may mga bagay na pinapakita doon. So, yung mga symbolic codes na yun is
magdi-describe kung ano ba talaga yung gustong iparating ng mga objects na yun, or expression ba yun ng mukha, or yung plotting, yung mga damit na ginamit, mga props na ginamit, yan. So yan. Or tao mismo. So symbolic codes in media include setting, mise-en-scene, acting, and color. So yun yung symbolic codes sa media. So i-discuss natin yan. So isa-isahin natin. Okay, so ito yung mga example ng ano, ng symbolic code. So red rose. So a red rose may convey romance or love. So yan. So yan, clenched fist. A clenched fist may convey anger. So yan, traffic light. So red for stop, green go, yellow for ready. So yan. Okay, so discuss natin yung iba't ibang symbolic codes or part ng symbolic codes. So number, yan, it refers to the time and place of the narrative. When discussing setting, you can describe the setting of the whole story or just a specific scene. Okay, so setting. So, ito yung parang, ito yung oras at kung saan lugar nangyayari yung scene, kunwari. So, itong setting na yun, magsasabi kung yung, kumbaga, ito yung pinaka, ang tawag dito, ito yung simula nung, kunwari ng scene, ng story, kunwari. So, siya yung magsasabi kung ano ba yung relation ng setting sa mismong story. Okay? So, a setting can be as big as the outback or space, or as small as a specific room. Setting can even be a created atmosphere or frame of mind. So, may iba't iba kasing setting. Maaring in a wide area, sa mga mapunong lugar, sa isang kwarto. Yan. So, yung setting is, yun, kahit saan pwede mangyari. Okay? Kahit nga sa isip ng tao, pwede mangyari yung setting. So, yan. So, yan. So, one of example of setting is the scene on Stranger Things Season 2. So, sa, ano, sa mga mapunong lugar tapos madilim. Okay. So, alam nyo naman yung Stranger Things. So, next. Mise en scene. So, French term that means everything within the frame. So, in media terms, it has become to mean the description of all objects within a frame of the media products and how they have been arranged. So, yan daw. Pag sinabing mise en scene yan, sinabi dito, everything within the frame. Kung ano nakikita nyo sa habang gumagalaw or tumatakbo yung video, kung ano yung pinapakita niya, yun yung mise en scene. Okay? So, an analysis of mise en scene includes set designs, costume, props, staging, and composition. So, discuss natin yung mga yan. So, tumungo tayo sa set. Okay, one of the example of mise en scene is this. I don't know where movie it is. So, hindi ko makita yung kung saan siya nanggaling. But, may papakita ko sa inyong reference dun sa dulo ng ating ng ating video para malaman nyo yung aking reference. Okay? So, meron dito mga pictures na ipapakita dito na nilagyan ko siya ng kung saan galing, kung sa video, sa movie ba siya galing or series or anything para magkaroon lang kayo ng idea about dun sa mga topics natin. Okay? So, set design. So, Wilt's setting is about the time and location of the narrative or scene. The set design discusses how the setting is being presented. Okay? So, yan. Yan sa set design, nakikita kung ano ba yung nakikita natin. Sa anong oras or lokasyon ng mismong narrative. Yung, or kung ano yung pinaportray niya dun sa, kunwari sa script. Ano ba dapat scene dito? Ano bang set design ang pwede dito? Ano dapat ba makita kapag ganito yung scene? Yan. So, yun yung set design. So, one example is the scene on 10 Clover Lane 2016. So, yan. In a closed space.
Yan. So, makikita nyo yan. Kung napanood nyo yan, yan. So, yan ang example ng set design. So, a set design can be seen as realistic or stylistic. So, pag sinabi realistic, for example, ay ito. So, the apartment 1960. So, pinaportray dito yung gaano kalawak yung kanilang office. So, tulad na yan. Kumbaga, pag realistic, reality. Kung ano ba yung realidad. Yung nakikita natin dito sa ano natin. Next, stylistic. So, the good, the bad, and the ugly, 1966. So, yan. So, kumbaga kanina is, kung nakikita natin sa reality, dito naman sa stylistic, dito nagsisimula yung parang starts from the scratch, kumbaga. Kumbaga, sila yung gumawa ng mismong set design, sariling gawa. Okay? So, yan, example ng The Good, The Bad, and The Ugly, 1966. So, yun yung stylistic set design. Okay. So, next is the costume. So, costume include the wardrobe choices and makeup that is used to convey a character, status, or personality. So, napaka-importante ng costume to portray the character. Kasi pag wala yung costume, parang napaka-bag or stiff nung character pag walang ganun. Okay? So, costume can have a wide variety of other functions. So, they can help signify the setting or era of the narrative, can play important roles in the plot of the film, draw the eye to a specific character, or help point out the differences between characters or the setting. So, yung costume nyo nagsasabi kung ano bang role ng character na yun. Maaring, extra role lang siya, or siya ba yung main character? Madali mo siya ma-identify kung sino main character, kung sino yung kontrabida, mga ganun. So, yan. So, kaya napaka-importante ng costume. Okay? One of example is The Drive 2011. So, yung suot niya, tawag dito, Scorpion Jacket. Yan. So, next, The Hunger Games 2012. So, yung suot ng babae. Okay? Yung kulay violet, yan. So, yan daw yung sinusuot dun sa mga parang opisyalis sa District 12, kung di ako nagkakamali. Yan. Kasi hindi ko naman napanood yung Hunger Games ng buo, kaya hindi ko din alam kung ano yan. So, parang yan. Kung makikita nyo yung pagkakaiba ng suot nung character natin, ma-identify natin na yung suot pala niya is may role sa mismong movie or sa isang video. Next, so props. So prop is the short for property, another term borrowed from the theater. So when an object in the setting has a function within the ongoing action, it is then called a prop. So yung props pa lang nakikita natin sa mismong movie, hindi siya talaga walang kwenta. So mayroon pala siyang role na ginagampanan sa mismong movie or mismong narrative or scene. Yan. So props are often closely linked to the plot of the narrative or cause and effect relationship. If a prop is repeated throughout the narrative, it may become a motif and connected to a theme or moral of the story. So yung mga props na kalimitan sa mga mystery, di ba? Yung simpleng bagay na makita mo dun sa scene na yun, possible na pala siya maging clue in order to solve the mystery. Okay? One of the example is the Detective Conan. So, sa simpleng bagay na makita ni Conan is may ibig sabihin na may doon pa lang pupunta yung paghihinalaan niya na siya yung isang character doon siya yung pumatay. Tapos hahanapan niya ng ebidensya. Parang ganun. So, even the small details on the props that used in a movie or an animation is an important or has a significant role in the story itself or the narrative itself or the scene itself. So, yan. So, a prop that is used to drive a plot forward is sometimes called MacGuffin. So, this is a term that was created by Alfred
Hitchcock to describe a prop that only serves the purpose to create motivation. So it is usually of a great worth to someone. So yung props niya, sasabi ko sa inyo, laging may purpose yan. So kahit napakasimpleng bagay niyan dun sa movie, it is, yan, meron pa rin purpose, kumbaga, kung bakit siya nandun. So yan, one of the example is Memento 2000. So yung hawak ni yung nalalaki diyan na picture siya yung naging basis niya sa pagtuklas kung sino yung parang pinatay yata yung kanyang asawa diyan kung di ako nagkakamali. Kasi yung lalaki kasi diyan is nawalan ng alaala. So meron siya mga photographs coming from a instant camera na pinicturean niya dati nung mayroon pa siyang alaala. Yan. So, yung pinagbasihan niya na way para mahanap yung killer or pumatay dun sa kanyang asawa. So, yan. So, di ba? Kahit yung mga simpleng props is, nagagamit pala. Meron pala siyang purpose na ginagampanan. So, next, Twin Peaks The Return 2017. Yan. Yung coffee. So, yan yung isang example ng props. So, hindi ko alam kung anong silbi nung copy dito. Pero, yan. May silbi yan sa movie. Kasi, hindi ko naman napanood dyan. Yan ay, hindi pala movie to. Parang series yata. Kung di ako nagkakamali. So, next. Staging and composition. So, visual composition refers to how elements within the frame have been arranged for a particular effect. So this includes its position within the frame and its relationship with other elements within the frame. So elements can include characters or props. So dito pa lang sa staging and composition, napaka-importante pala ng positioning ng mga objects or ng tao mismo kasi meron pala yung relationship sa yung dalawa, meron pala siya ng relationship or pagkakaugnay sa isa't isa. Maaring yung nakita kong object doon is related pala sa mangyayari, mga ganun. So, yun yung sa staging and composition. So, a looming figure in the foreground can suggest an important character or dominant figure. So, a character relationship to each other on screen can suggest the character relationship within the scene. If they are close, they would be more intimate than if they were far away. So, a character higher than another on screen may suggest dominance. So, kunwari, tawa dito. Ito yung example. Bigyan ko ng example, ha. So, yan. So, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring 2001. So, katulad dito. Yung malaking ring, then yung isang character na parang naka-jacket ng panlamig, kung hindi ako nagkakamali. So, yung malaking singsing dyan, so kaya pala siya malaki yung singsing is may role pala dun siya dun sa mismong scene na yun. Okay? Parang yung singsing na yun is yung kumbaga focus nung scene na yun. Okay? So, meron silang relationship na dalawa. Yung character na nandito sa kaliwa at saka yung singsing na malaki. Okay? Siya yung focus. Kumbaga, meron siyang significant role sa movie, green. Okay? So, next. So, nabanggit na natin lahat ng about sa mise and scene. So, tumungo naman tayo sa acting. So, actors portray characters in media products and contribute to character development, creating tension, or advancing the narrative. So, napaka-importante ng acting sa isang movie kasi kapag walang emosyon yung actor or actress is tawag dito parang walang buhay yung ating yung pinanonood natin, movie man yan or anime. So napaka-importante ng actor, kumbaga. Katulad na sa anime. So napaka-importante ng mga dubbers kung paano nila ipo-portray ang characters. Kahit merong emosyon yung character na napapanood mo, pero yung nagda-dub is wala talaga, is parang nawawalan talaga ng buhay yung nawawalan ng buhay yung pinanonood mo. So yan, kaya napaka-importante ng acting.
Okay? Lalo na sa mga series, movies, or mga teleserye na napapanood natin sa TV. Na minsan OA, minsan naman okay lang. May mga ganun, di ba? Na hindi mo talaga minsan magugustuhan yung pagka-acting ng mga actor and actress. So, hindi natin mapagkakaila yun. So, the actor portrays a character through the elements of acting. So, meron tayong mga elements. So, number one is facial expression. Number two is the body language. Number three is the vocal qualities. Number four is the movement. And the number five is body contact. So, unahin natin si facial expression. So, an actor's facial expression is a powerful way of expressing emotion when even small movements can have strong symbolic connotation. So, eyebrows are seen as important signifiers in facial expression and it is often a good place to start when doing a description. So, napaka-importante talaga ng facial expression kasi kahit may emotion siya, yung pagkakasalita niya is may emotion pero yung mukha niya, wala tayong makita. Yun, parang bug pa rin or stiff pa din yung acting niya. Okay? Parang din sa anime, yung character is parang ano lang, stiff lang siya. Yung tipong nabukala lang yung bibig niya pero yung character, yung nagbo-boses ay nandun yung emotion, kumbaga. Kaya parang hindi pa rin nagtutugma yung pinapakita nung character sa sinasalita. So dapat balance silang dalawa. Okay? Kaya napaka-importante ng facial expression. So yan, eyebrows. Napaka-importante din yan. Kasi part yan ng mukha natin. So gaze, it is also an important part of the facial expression. It is a term used to describe the focus of person's look. Is the person looking at the camera, at someone else, or outside the frame? When two people gaze meet, this is called eye contact. So napaka-importante pa rin ang gaze pala. So kahit nakatingin yung character or yung mismong actor sa camera, meron pala yung purpose or pagtingin sa katabi. Ay, wala nga pala akong katabi. Wala kasi akong jowa. So, ano kaya? Ano pa ba? Yung iba sa mga ganan, yun yung gaze. Tapos, pag nagkatitigan sila, meron tayong eye contact. Sana all. Yan. So, facial expression is yan. For example, is 127 hours, 2010. Yan. So, nakapikit. So, yan napaka-importante. So, nakadepende kasi sa scene kung anong dapat portray ng character. Nagagalit ba siya? Or natatakot? Para mga ganun. Yan. So, Greece, 1978. Yan, example ng gaze. Ito na yung babae nakatingin sa taas. Tapos ito ng lalaki, nakatingin sa kanya. Tapos, ewan ko ba? Yan, next is body language. So, body language is about the way an actor controls their body through gestures, postures, and body contact. So, a gesture is a kind of visible expression made by the actor, a type of movement. So, it could be a way a slap of the forehead, shake of the head. So, napaka-importante din ang body language or yung kung paano, yung pagkakatayo ng nung character, paggalaw ng mga kamay, yun yung body language. So, gestures, yan. So, it is an important element din. So, example, wait lang, wala pa pala. So, posture is the general way that the body is held. Is attitude of the body. So, arm cross suggests someone might be defensive. A rigid posture might suggest someone is tense. So, slouching might suggest someone is depressed. So, yan yung mga example ng body language natin. So, yan. Okay, next. So, body contact is a very powerful symbolic code that suggests intimacy and it is highly dependent on cultural norms. So, napaka-importante din ng body contact. Kasi, ito yung magsasabi kung nakadepende kasi sa scene kung ano yung ibig sabihin ng body contact. Maaring, kunwari, magtatropa, akbay, mga ganyan. So, it is a kind of body contact. So, for example, is the X-Spine.
So yan. So it is a parang mystery siya. Next, The Master. Yan. 2012. Parang problematic si Kuya, no? Yan. So The Master 2012, yan. Meron tayong intimacy diyan, meron tayong body contact. Okay, next, vocal qualities. How a character says dialogue often is more important than what they are saying. So characters might be loud, abrupt, soft-spoken, and have an accent, have vocal fry, be slurring their speech or mumble. So nakadepende pa rin sa vocal qualities ng character kung paano niya ipoportray yung character. Okay? So yan. So para tawag dito, malaman niyo yung about doon sa vocal qualities, meron akong ilalagay na link sa description below. Okay, mamaya. Next, movement. So how a character moves can be connected to their body language. So a confidence strut can be connected to stern special expression and stiff posture. Character movement can be jittery, awkward, stiff, past meandering, agitated, or still or any of other description. So yung movement, kung paano gumagalaw yung character, maaaring natatakot, okay, nagiginig, o kaya nagngangat-ngat ng ngipin, yan, mga ganon. Ay, nagangat-ngat ng ngipin, para mali. Nagangat-ngat ng ano, ng nails, kumbaga, yan. So, yan, mga ganon yung mga movement, pwede nating i-connect dito sa ating topic. So, magkakonekta kasi yung kanina, mga nabanggit. So, next. Okay. So, tumungo naman tayo sa color. So, it is highly cultural and strong connotation. So, when studying the use of color in media product, the different aspect to be looking at are dominant color, contrasting foils, color symbolism. So, yung color, isa din yan sa mga kailangan natin consider kapag sa paggawa ng mga movies. Kasi, dyan nakadepende yung minsan yung scene or anything na pwedeng i-relate sa color. Okay. So, number one, na nabanggit dun is dominant color. So, the dominant color of a shot within a mise-en scene or throughout a media product has the effect of the setting, the mood, or tone. Yan. So, nakadepende daw sa, yan, sa setting or the, about or dun sa scene or dun sa setting or dun sa mismong narrative ng kwento. Okay? So, for example, ang dominant color is ito. So, The Matrix. So, gumamit siya ng kulay green na kulay to represent a alternate reality of the world. Yan. So, may, di ba sabi ko sa inyo, yung color, meron siyang sinisimbolize. So, kunwari dito sa green. Dito sa Matrix, sabi dyan, yung dinidescribe daw yung world as sick world. Kumbaga, yan. Next, Up in the Air 2009. So yan, may mga upuan, kulay blue. So yan, dominant color. Yan. So ginagamit din yan. May ibig sabihin yan sa movie. Okay, yan, color. Next, contrasting points. So color can be used to draw the audience eye to something in the frame by using contrasting or complementary colors. So yan. Napaka-importante ng contrasting foils. Kumbaga, i-relate natin siya sa mga characters, ito yung kontrabida at saka bida or the antagonist or the protagonist. Okay? So alam niyo naman yung contrasting and complementary colors. Yung complementary same color sila pero yung iba yung tone ng kulay. Contrasting, magkaiba sila ng ano, ng yan, basta pag complementary, meron silang similarities na natawag dito, na nagko-complement sa isa't isa. Kumbaga, maganda silang magkasama. Contrasting, yan, ko-contrast, yan, for example, ng contrasting foil, so gumamit sila ng red.
para din yung kanina sa tawag doon, dominant color. Yan. Si green, tapos black. So, contrasting yung dalawang yan. So, media, or next is color symbolism. So, media producers use color to specifically connect connotation to specific scene, characters, or objects. So, yan. So, nirelate pa rin yung color sa mismong scene, characters, or objects. So, red, for instances, is typically seen as color of passion, danger, romance, or violence. So, nasabi ko naman sa inyo yan. Next, yan, red. So, sabi dyan, passion, danger, romance, or violence. So, yan, minsan dyan din ako nagbabase. Pag mga, sa mga movie, nakita lang ng ganito, ay, may mangyayaring ganyan. So, yan. So, green is connected with nature or sickness. Blue with calm or depression. Yellow is warm and inviting or a warning. So, yan yung mga ibang meaning ng mga colors. So, purple is seen to be connected with royalty or otherworldly. So, pag sinabi otherworldly, ito yung mga wala sa mundo natin. Mga, kumbaga, ito na yung mga fantasy. Okay, next. So, na-discuss na natin yung symbolic codes. So, tumungo naman tayo sa written codes. So, ano ba yung written codes? Use of language, style, and textual layout, headlines, captions, speech bubbles, language style, and etc. So, the purple written language used in media product. So, si written codes is maaari natin makita sa written materials. Kunwari ay mga infographics or newspapers, yan. So, di ba meron mga tayong headlines doon, caption, kung paano nila pinipresent yung mga information. Okay? So, next, it includes printed language with which is text you can see within the frame and how it is presented. And also spoken language in which includes dialogues and song lyrics. So, yan, written codes. For example, sa mga movies. So, kapag hindi nagsasalita ng ibang lingwahe, yung character, meron tayong subtitle na tinatawag. Or yan, sa spoken languages. O kaya, meron tayong mga yan, dialogues nga. Spoken language yung sinasalita. Printed language yung subtitles, kunwari. Spoken language yung sinasalita nung character. Or, o kaya, nakalagay pa rin siya sa subtitle, tapos merong lyrics ng songs. Or basta may subtitles. Yan, kunwari. Yun yung about sa written codes. Pero may mga iba't ibang example pa. Okay? So, sa headlines yan, sa newspaper. Nakahighlight yung headline. So, MRT, LRT, fares to go up. Yan. So, caption. So, parang itong memes. Kunwari, di ba may nagkakaroon tayo din ng caption kapag ano, sa mga memes. So, speech bubbles. Yan, kunwari, pag nag-iisip yung character sa mga anime, may ganyan, di ba? Speech bubbles. Or sa mga cartoon. Okay. Next is technical codes. So, ano ba yung mga technical codes na tinatawag? So, are ways in which equipment is used to tell the story. So, this includes sound, camera angles, types of shot, lighting, as well as the camera techniques, framing, depth of field, lighting, exposure, and juxtaposition. Kumbaga, sa technical codes, nandito na yung mga elements na, kumbaga, hindi lang element yung tinitingnan natin. Kumbaga, in a whole. So, yung mga ginagamit nating equipments, kung paano natin kinukunan yung mismong scene or anything, meron na din tayo yung sound, nandito na rin yung editing, yan. So, codes that are specific to a media form and do not live outside of them. So, it includes camera work, editing, audio, and lighting. So, nabanggit yung kanina. So, discuss natin. So, sa camera work, yan. So, one of the example of camera work. So, camera work refers to how the camera is operated, positioned, and moved for specific effects. So, aspects of camera work include the positioning, movement, lens choice, exposure, and framing. So, yan.
Nakadepende pa rin yun sa camera na ginagamit or kung paano nila ine-edit. Kumbaga, di ba sa camera work is kung paano mo ina-operate yung camera for specific scene or narrative. So, nakadepende pa rin. So, yung pagkakagalaw ng camera pala, may silbi pala siya sa isang movie or isang scene. O kaya dun sa ano, pinicturan or photographs. Meron pala siyang ibig sabihin. So, yan. So, editing. So, the process of choosing, manipulating, and arranging images and sound. So, alam niyo naman yan sa editing. So, maaring ito ay done for different reason, for graphic edits, rhythmic edits, special edits, and temporal edits. So, itong apat na to is more on technical. So, meron akong nilagay na description, sa description natin, para mas maintindihan nyo mabuti yung apat na editing nyo. Okay? So, ito ay ginagamit sa mga na mismong nag-edit ng mga video. Ayan. So, gumagamit sila nyan. Or kahit yung picture or photographs, gumagamit din sila nyan. So, audio. So, an example, Footloose 1984. So, audio is the expressive or naturalistic use of sound. So, audio can be diegetic or non-diegetic. So, the three aspects of audio are dialogue, sound effects, and music. Okay. So, pag sinabing diegetic, ito yung mga sounds na nakikita natin sa movie. Kumbaga, alam natin kung saan nanggaling ano, kung ano yung pinagmulan nung ano, nung tunog na yon. Pag sinabi namang non-diegetic, ito naman yung ginagamit kapag ano, naglalagay na sila ng special effects, kumbaga. Yan, mga sound effects na hindi natin nakikita sa movie. So yan. So next tayo. So yan, ginagamit din yan. So napaka-importante din ng audio sa isang movie or isang media. So lighting. So Close Encounters of the Third Kind, 1977. So yan. So one of the example of lighting. So lighting is the manipulation of natural or artificial light to selective highlight specific elements of the scene. So elements of lighting include quality, source, direction, or color. So nakadepende sa pagkakagamit ng lighting. Kasi di ba? Katulad dito. Ayan. Kung saan ba direction papunta yung ilaw? So, parang dito is, hindi ko alam kasi itong movie na to. So, nakita ko lang to. So, yan. Kunwari, yung pagkakapresent ng lighting. So, dito, palapit ng palapit yung UFO ba to, ang tinatawag. Parang kukunin yata itong batang to. Parang ganun. Or, paalis na yung, anong yan, yung UFO yan. Parang kaibigan or something. Yan. So, nakadepende pa rin sa lighting pala. Minsan kasi, yung lighting kasi, minsan, hina-highlight yung mismong character, kaya may ilaw. Yung tipong gabi naman, tapos may ilaw, kita? Diba? O kaya, kasi minsan, merong mga parts talaga na madilim, kahit merong talagang maliwanag ang bond, hindi talaga kita. Diba? So, yan. So, next, punta tayo sa camera shots. So, meron tayong iba't ibang shots. So, simulan natin sa extreme long shot. So, also called extreme wide shot such as a large crowd scene or a view of scenery as far as the horizon. Ito naman yung shot or picture or sa isang movie or parang scene shot na pinicturan sa or binidyo sa malayo. For example, ito. So, yan, malayo. So, it is called extreme long shot. So, next, long shot. So, it is a view of situation or setting from a distance. So, kung yung kanina, sobrang layo, ito naman medyo konting layo lang ng konti. Yan. So, yan yung long shot. Next, meron tayong tinatawag na medium long shot. So, show a group of people interaction with each other. Example, fight scene with a part of their surrounding in the picture. So, ito naman, yung kanina,
sobrang layo, malayo, medyo malayo. Yan. Or medyo malapit pala. Malapit, medyo malapit na sa malapit. Yan. Yan. For example is yan. It is a medium long shot. Malapit pala siya, malapit. So it is a medium long shot. Next, full shot. A view of a figure's entire body in order to show action or and or a constellation group of characters. For example, it is this. It is a full shot. Parang ito yung full body picture. Yan. So, example is a Maureen Robles. Which ba yan? Ang basa dyan. Next, medium close shot. Shows a subject down to his or her chest or waist. So, ito yan. Hanggang bewang daw or sa mismong dibdib. Yan. Si Maureen, yung pa rin yung kanina. Next, close-up shot. So, a full screenshot of a subject's face showing the finest nuances of expression. So, ito naman yung close-up. Yan. Kumbaga, mula leeg. Yan. Hanggang taas. Yan. Yung pang ano, yung pang ID. Yan. This is a close-up shot. Next, extreme close-up shot. So, it's a shot of a hand, eye, mouth, or any object in details. Yan. So, for example, ito. So, example of close-up shot. Or pinicture mo yung kamay na parang naka-zoom, sobrang zoom naman. Yan, mga ganun. Close na close kayo ng camera, kumbaga. Next, so ito yung mga nabanggit na camera shots. Extreme long shot, medium long shot, full shot, medium close shot, extreme close up shot. Yeah. Next, point of view. So ano ba yung point of view? So open use, under ni point of view is the establishing shot. So open use at the beginning of a scene to indicate the location or setting. It is usually a long shot taken from a neutral position. Yan. So, yun yung establishing shot. Pag sinayan, is yung, kumbaga, ito yung camera shot or point of view shot na pinapakita yung particular scene na na-describe ng location or setting. So, yan. Okay. Next. Point of view shot shows a scene from the perspective of a character or one person. Most newsreel footages are shown from the perspective of the newscaster. So yan. Di ba pag mga balita, kung ano yung pinapakita, kumbaga, yung kung ano yung nakikita ng newscaster, yun yung pinapakita sa screen or doon sa mismo sa balita. Okay. Pag sinabi point of view, ito yung focus siya doon sa isang character or yun, focus siya doon sa isang character kung ano yung nakikita niya. Okay? So, yan. Example is yan, point of view shot. So, ito, point of view ng lalaki. Okay? So, ano nakikita niya? So, yun yung point of view shot. Next, over the shoulder shot. Often used in dialogue scene, a frontal view of the dialogue partner from the perspective of someone standing behind and slightly to the side of the other partner so that parts of both can be seen. For example, it's this. Yeah. So, over the shoulder shot. So, it is the scene on a Harry Potter. So, hindi ko matandaan kung ito ba yung Goblet of Fire or Philosopher's Stone yata. Hindi ko sure. Hindi ko tanda kung saan scene to, pero napanood ko to. Hindi ko lang alam. Okay, next. Parang yung unang movie yata to. Next, reaction shot. Short shot of a character response to a action. So, alam nyo naman, dito sa reaction. Ano yung ito yung shot na reaction ng character. For example, ito, sa Final Destination 3, 2006. Ito yung scene na yung babae is natusta. Parang ito yung ano, parang... Yung basa, ito yung ano, parang tinatan yung skin. Okay, next tayo. So, insert shot. So, a detailed shot which quickly gives visual information necessary to understand the meaning of a scene. So, ano ba yung insert shot? So, ito yung example.
So meron tayo sa insert shot, meron tayong ini-insert na certain object or certain scene na certain narrative na magdidis or meron siyang parang distinct siya sa mismong ano photograph. For example, ito New Relo. So kung makikita niyo nag-aano siya ng time, so ang tawag diyan ay insert shot. So, yan nga, sabi nga doon sa kanina, doon sa sinabi sa insert shot. So, yung isang particular na object na in-insert mo sa isang particular na photograph or scene, meron siyang, ano eh, meron siyang silbi or parang siya yung nagdi-describe ng mismong scene. Okay? So, next, reverse angle shot, a shot from the opposite perspective. So, ito yun. So, yung isang shot is yung nakikita mo sa iyong anggulo, tapos yung isa sa anggulo ng kapart, yung kaharapan mo. Yan. So, reverse angle yan. Depende sa ano, sa position ng camera. Next, handheld camera shot. So, the camera is not mounted on a tripod and instead it is held by the camera person resulting in less stable shot. So, ganitong maghawak ng camera. Yan, handheld. So, ganyan yung pagkuha ng shot kapag handheld. So, kaya, kalimitan, medyo shaky yung pagkaka-shot ng mga video, kunwari, pag handheld. So, minsan gumagamit na sila ng editor to minimize the shakiness of the video. Or, meron na din kasing technology ngayon sa cellphones or sa mga camera na parang nagre-remove sa pagiging shaky nung video or nung camera. Or nga, nung video nga. Yan. So next. So ito yung mga nabanggit kanina na point of view. So next, camera angles naman tayo. So aerial shot, meron tayong yan, aerial shot. So, overhead shot. Also called bird's eye shot. Long or extreme long shot of the ground of the air. So, parang ito yung kanina na about dun sa long and extreme shot. Extreme long shot. Kaso, sa taas siya or sa air siya, sinashot. So, for example, ito. Yan, aerial shot. So, kalimitan ng ginagamit kasi sa aerial shot ay drone. Or, pwede rin kasing ano, meron kasing shot na sumasakay sila ng helicopter, then sa kanila, yan, sinashot. Next, high angle shot. Shows people or objects from above higher than eye level. So, ito yun. High angle shot. So, ito yung parang version ng, medium ba yun? Medium shot ba yun? Medium long shot ba? Parang ganun. Kaso, sa taas nga lang siya. Next, below shot or shows people or objects from below or lower than eye level. So, ito naman yung kabaliktaran nung nauna. So, sa baba naman siya, kinukuha na. Okay, next. Eye level shot, straight on angle, views a subject from the level of person's eye. So, yung pagkakashot is, yun, nasa eye level lang siya. So, ito yun, eye level na shot. Next. So, ito yung mga nabanggit, si aerial shot, high angle shot, long angle shot, eye level shot. Next, camera movements. So, pan shot. So, the camera pans or moves horizontally from left to right or vice versa across the picture. So, ang isang example nito is yung panorama. Kasi, di ba, pag tayo nag-shot ng sa panorama is magsisimula tayo sa left to right or right to left. Okay?
So, yan. Pero, sa panorama kasi, ang nangyayari is, parang mahaba yung picture kapag panorama. Kasi, yung angle, or yung angle is, malaki yung sakop. So, ito yung camera pans, or pan shot na example. So, haba kasing gumagalaw yung particular object or yung mismong character sa scene, sumusunod din yung camera. So, yun yung pan shot. So, kaya dyan parang blurry. Or blurry sadya pala. Next, tilt shot. So, the camera tilts up, moves upward, or tilts down, move down downwards around a vertical line. So, habang kinukunan yung shot or yung isang scene, is nakatagilid ka pag nag-shot ka. It's either pataas yung tilt mo or pababa. Okay? So, for example, ito. So, it is an example of tilt shot. So, next, tracking shot. So, the camera follows along next to or behind a moving object or a person. So, ito naman yung tracking shot. Yan. So, sumusunod din naman siya. Kaso, in a form of ganito. Pag sobrang ano na, hindi na kaya ng pan shot, ang ginagamit na ay tracking shot. Kasi, ito yung scene na napakalawak. Next, zoom. So, the stationary camera approaches a subject or object by zooming in or moves farther away by zooming out. Yan. So, yan. Zoom. Naka-zoom siya. So, yan yung malayo, yung zoom na malayo. Then, ito naman yung malapit. So, konting pan-zoom, malapit na siya. So, yan. So, yan yung mga nabanggit. So, pan shot, tilt shot, tracking shot, zoom. Then, tubungan naman tayo sa convention. Okay? So, refers to a standard or norm that acts as a rule governing behavior. So, are generally established and accepted way of doing something. Kumbaga, ito yung sinusunod na guidelines or rule kapag ginagamit natin yung mga, yung nabanggit kanina. So, sa media. Yung media languages, kumbaga. Or yung mga codes, signs. So, meron pala tayong sinusunod na tawag dito na rule. Okay? So, next. So, it is the accepted way of using media codes. Conventions are closely connected to the audience expectation of a media product. So, different types of convention includes four conventions, story conventions, and genre conventions. Kumbaga, hindi basta-bastang binibigay agad yung mga media codes. May sinusunod pa rin talaga silang guidelines for. So, yun, nabanggit mga types of convention. So, tumungo tayo sa forms convention. So, are the certain ways we expect types of media codes to be arranged? For example, ito. Yan yung nauna. So, yung text natin is naka-display siya sa taas. So, para siyang title ng particular na movie, kunwari. So, yan ang type ng isang forms convention. So, yan. Yung code sa gagamitin mo, naka-arrange siya. So, yan yan, naka-arrange siya sa taas. Next, story convention. So, story conventions are common narrative structure and understanding that are common in storytelling media products. Okay, kung babalikan natin yung example kanina dun sa nauna, kapag sinabing story convention, ito yung tinatawag na parang point of view or yung tawag nito, yung one of example ng story convention is yung point of view katulad nito. So point of view nung mismong character nasa bathtub siya. Yan for example yan. So it is a point of view or story convention. So parang sa story convention ito yung about dun sa mga settings. Yan. Or yung mga scenes na kunwari ay may ginawa yung character na ano na hindi maganda tapos after noon meron pala siyang possible na effect dun sa ano
sa mismong star. Parang ganun. So, next. So, story conventions. Example, story convention includes narrative structure, cause and effect, character construction, point of view. So, yung pala mga kanina mga elements na tinataglay ng isa nung sa mga media codes or yung mga ginagamit ng character is nakaka-apekto din yan sa ano, sa mismong or yung pala, napakahalaga pala yung mga yan, yung mga nabanggit. Kasi sa pag-construct pa lang ng character is yung gumagamit na tayo ng props, costumes, di ba? Yan. So, next. So, genre, convention. So, point to the common use of tropes, characters, settings, or themes in a particular type of medium. So, are closely linked with audience expectation. So, it can be formal or thematic. So, sa genre convention, dito na pumapasok yung yung sinabi diyan kanina, use of tropes, character settings, or themes in a particular type of medium. So, nakadepende kasi sa genre ng isang particular na movie or narratives, yun, yung convention. So, ibig sabihin, pag katulad ng kanina, ito, di ba parang ito ay fantasy? So, meron tayong parang, ano ba to? Parang goblin style yung ano, yan. So, nakadepende din kasi sa team or do sa tema ng ano ng narratives or nung mismong movie yun sa genre convention. So kaya ito ay closely linked with audience expectation. Kapag horror, dapat nakakatakot. Parang ganun. So pag sinabing thematic, it is based on theme. Okay, kumbaga sa genre convention, parang ito yung tinatawag na sa pagsulat ng mga ano kata, yung may mga grammar, sa tulad, di ba, meron tayong mga sukat at tugma, mga ganon. So, yun yung sa genre convention. So, di ba, sa kaya sinasabi yung convention is yung rule na nag-govern or nag-covers sa lahat ng media codes. Okay? So, kaya dito may formal at thematic. Yung isa, based on theme. Yung isa naman, formal, meron tayong bago mo ilabas yung media codes na yun or meron silang guidelines para doon. Okay, for example, sa general convention, yung kunwari, horror, sabi ko nga sa inyo kanina, dapat nakakatakot or dapat may dugo, may patayan, mga ganun. So, yun nga, yun yung isa sa mga rule na sinasunod sa pag-horror or kaya pag-mystery, di ba, may ganyan. Dapat intense yung mga bawat scene. Or kaya pag action, dapat may baril, may guns, etc. So yun, ganun pag genre convention. Meron tayong, kumbaga pag fantasy, dapat ganito yung nilalagay mo. Or dapat ganito yung pinoportray ng character. Or dapat ganito yung set design kapag pinag-uusapan si fantasy, mga ganun. So yan, sabi ko sa inyo, convention, may sinusunod na rule. So, nakadepende pa din. Okay? Sa genre or ano yung topic na mismo or ano ba yung pinaka dinidiscuss dun sa ano, media. Yung ano yung movie ba yan or anything, photographs ba yan, mga ganun. Or anything. Okay. So, let's summarize the three types of convention. So, isa-isahin ulit natin. So, si story convention is about cause and effect, the point of view, and the structuring of time. While the general conventions naman is generic structures, characters and story arcs, story principle. So, nakadepende tayo sa story kapag pinag-uusapan si general convention. Kapag naman form convention, nandito na yung paglalagay natin ng mga codes sa mismong media product natin. For example, movie. So nandito na yung page yung layout ng mismong movie. Paglalagay ng credit scenes, 'yan. So 'yan yung mga structure, yung pagkakabuo ng ano video, paglalagay ng mga titles or something, mga crediting, 'yan.
So, yun yung form convention. Then, kapag mga images naman, yan, magpaglalagay ng mga, or yung mga infographics, or tawag ito, yung mga, basta about dun sa mga written materials, so gumagamit din tayo dyan ng elements of page layout, yan, paper stock for print, yeah, hyperlinking, mounting, and framing of images, yan. So, napaka lawak talaga ng media conventions. So, next. So, alam na natin yung convention. So, messages. So, the information sent to a receiver from a source. So, ito yung information or ito yung meaning na gusto mong iparating sa audience. Okay? So, next. Audience. So, the group of consumers for whom the media messages was constructed as well as and anyone else who is exposed to the message. So, kung bakit mo ba ginawa yung movie na yan? Para mapanood ng iyong tagahanga or audience mo. Okay? So, yun yung purpose din kasi. For entertainment, yung kalimitan, di ba? Or para mas inform or magkaroon ng parang maging inform yung iyong audience or parang matuto sila dun sa napanood nila. Kasi nakadepende din kasi sa mga nakikita natin or napapanood natin. So, kasi pwede naman kasi yung media coach is a form of infographics, di ba? Or in a form of video, pwede naman in a form of sounds, di ba? So, it is a kind of media coach pa din. Or yung media languages. Yan. Next, producers. So, people engage in the process of creating and putting together media content to make finished media products. So, ito naman yung mga tao sa likod kung bakit nabuo yung ganyan. Yung mga movie, mga infographics, mga pictures, mga ganyan, photographs, or etc. So, next. So, stakeholders. So, ito naman yung libraries, archives, museum, internet, and other relevant information providers. So, kumbaga, ito naman yung parang pinagkukunan natin or dito natin nilalagay yung mga media natin, yung mga ginawa nating about sa media, dyan natin nilalagay sa libraries, archives, museum, internet, and other relevant information providers. So, sila yung nakikinabang ng mga napapanood natin or nababasa natin. So, yan. So, yun yung about dun sa media and information languages. So, ito yung aking mga reference. So, ilalagay ko sa description yung mga links na pwede nyong pagkunan ng information about dun sa mga na-discuss natin. Kung meron kayong mga parts na hindi naintindihan. Okay? So, more on kasi dito ay PowerPoint ni Auxilio Mark Jan, 2017. Then, yung iba is nanggaling na kay Young Robert, lalo-lalo kung pinag-uusapan is yung codes and convention. So, yung mga pictures na ginamit ko is based on the pictures na binigay ni Auxilio and ni Young Robert. Then, yung meron din dito about dun sa editing. So, yung mga, yung kanina sinabi ko masyadong technical na hindi ko na ipaliwanag sa inyo, maaari nyo i-visit yung site na yan para mas maintindihan nyo mabuti yung about dun sa mga temporal editing, graphic editing, rhythm editing, yan. So, yan. So, ipagpapatuloy natin ang online classes sa new normal sa susunod na episode. Okay? Ako si Sir Val Escala. Dito lang sa Ang Ginoo Manunulat TV. Bye-bye!